everyone, this is Dr. Jobby and welcome again to my blog. What changes should you expect when you go to Hong Kong? Yan po ay katanungan ng isang first time na pupunta pa lang sa Hong Kong. Ang sasagutin natin ngayon sa ating travel vlog. Madami po kasi yung nagtatanong sa atin kung ano daw yung mga kakaiba na makikita nila pagpunta nila sa Hong Kong maliban sa Chinese ang salita ng mga tao doon at dito Tagalog. Yan po, alamin po natin yan dito sa ating travel vlog. First on the list, ang transportation po sa Hong Kong ay right-hand drive. Dito po sa Pilipinas ay left-hand drive. So pagtatawid po kayo ng kalsada, watch out, baliktad po. So ang tingin po ay sa kanan, hindi po sa kaliwa. So yung mga streets po dito sa Hong Kong ay tourist-friendly. May mga tatak po. Lahat po pagtatawid kayo, may nakalagay po, look right, look left. So sundan nyo na lang po yun. Kasi dito sa Pilipinas, di ba, pagtatawid tayo, sa kaliwa tayo titingin. Kasi papunta po dito yung mga sasakyan. Baliktad po doon. Dito po yung punta ng mga sasakyan. Kaya watch out po. Yung po isa sa kakaiba na makikita nyo pagpunta nyo dito sa Hong Kong. Next naman po, pagkakain po tayo sa mga fast food. Kamukha ng Jollibee o McDonald's. Dito po kasi sa Pilipinas, pag ilalabas natin yung food, sabihin natin na take out. Dito po sa Hong Kong, ang tawag po ay take away. So, sabihin niyo po, take away yan. Pagkakain naman po, dito sa Pilipinas, dine in. Doon naman po sa Hong Kong, eat here. Okay. May nagtatanong din po sa akin sa mga transportation. Kung ano daw po yung mga makikita na transportation dito sa Hong Kong. So, yung basic po, bus. Ayan. Yung bus po nila, usually, double-decker bus. Tapos may tinatawag po na tram. Dati po sa Pilipinas, mayroon din nun yung may rili sa gitna ng kalsada. Parang trend po siya. Pero double deck po na hiwa-hiwala yun. Hindi po siya magkakadugtong. So ang tawag po doon ay tram. O ding-ding ang tawag dito sa Hong Kong. Tapos yung taxi, yun po. Kulay pula po yung taxi dito sa island ng Hong Kong. Doon po naman sa Kowloon side, may mga iba't ibang kulay po. Depende po doon sa lugar na iniikutan po ng taxi. Iba-iba yung kulay. Pero mostly makikita nyo po ay kulay pula. Tapos meron po yung MTR. Ayan po. Yung po yung MRT dito. So sa kanila po, may subway po sila sa ilalim ng lupa. Doon po yung sumasakay yung mga tao. Pero minsan po, umaangat din po siya. Di ka mukha dito na puro sa taas lang yung ating MRT. Ayan. Sa kanila po, MTR. Transportation dito, lalo na yung MTR, yan, yung sa subway. Makikita nyo po kung may MTR dahil may sign po lagi sa taas o kaya sa mga malls kung meron siyang entrance o exit from MTR. Ayan. Pakikita ko po mamaya yung sign ng MTR. Pag nakakita kayo ng ganun, surely meron po dong subway station. Next po nakakaiba, yung bus payment. Dito po kasi may tinatawag na Octopus card. So niloloadan po yung card na yon para pagpasok nyo po ng mga bus o kaya ng train, itatap nyo lang po siya. Ayan. So doon po sa bus,
ang pasukan po ay sa front, sa driver's side. Tapos itatap mo po yung octopus card. Magbibip po siya, mababawasan po yun ng fare na nakalagay po dun sa bus kung magkano yung sinin nila. Tapos pag bababa naman kayo, doon po kayo dadaan sa gitna. Hindi na po dun sa harapan. Yun po yung kakaiba dito. Pag sa tram naman kayo, sasakay yung tren na mabagal, yung nasa gitna ng kalsada. Usually sumasakay dito yung mga tourist. Kasi para mas makita nyo yung view ng Hong Kong. At sakay kayo doon. Dati $2 lang yun. Ngayon naging $3 na siya. So kahit saan kayo pumunta, $3. So gawin nyo, sakay kayo doon sa kabilang dulo, papunta doon sa dulo, $3 lang yun. Tapos balik kayo. Para makita nyo lang yung mga different streets o places dito sa Hong Kong. Ayan. Pagsasakay naman kayo ng tram, ang pasukan po nun sa likod. Narikod kayo sasakay. Then upo kayo, pagka bababa naman kayo, tsaka nyo pa lang po i-click yung octopus card para mabawasan. At sa front po yung daan nun. So baliktad po siya doon sa bus. Ang susunod naman po nakakaiba ay yung kanilang escalators. Yung po sa mga malls, sa airport, pagsasakay po kayo. Diba dito sa Pilipinas, pag aakit tayo o bababa, doon tayo pupunta sa kanan. Dito naman po sa kanila, sa kaliwa po yun. Baliktad po. And then, pagsasakay po kayo ng escalator, tandaan nyo, mag-stay lang po kayo kung hindi kayo maglalakad doon sa escalator. Doon lang po kayo sa right side. Dahil yung left side po ng kalahati ng sinasakay, para po yun doon sa walking na mga bumababa o umaakyat na nagmamadali. So, bubunggayin po kayo pag pumuesto kayo doon. So, lagi lang po kayo mag-stay sa right side. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na octopus card. Kung sa atin may beep card, sa kanila naman na itong octopus card. So, niloloadan po ito. Paano kayo makakakuha nito? Bago kayo pumunta ng Hong Kong, magpunta kayo sa app na Pluk. Ayan. Tapos, tignan nyo doon yung octopus card. Doon na kayo purchase para pagdating nyo dito sa airport, i-claim nyo na lang po itong octopus card. Dito po kasi pag binili nyo ito is $200 po ito. Tapos, ang laman po niya is 150 Hong Kong dollars. Pag-uwi na kayo, pwede nyo i-surrender, ibabalik po yung $50 nyo. At kung kulang naman po yun naman, madami kayong travel, tap kayo ng tap, pwede nyo po itong loadan kahit po sa mga 7-Eleven o kaya sa mga train stations. Ayan. Tinatap lang pat, bibigyan nyo po kumari 100. So, malalagyan naman po siya ng 100. Meron naman po mga upcheck dun sa mga train stations. Titignan nyo kung magkano na lang yung load na natitira. At saka bawat tap nyo po, kumari sa bus, lumalabas po yung balance nyo dun sa train station. Pag tap nyo, makikita nyo kung magkano na lang po yung natitira. So anytime you can load po. At napaka-importante po, kahit bibili kayo ng mga food sa 7-Eleven, pwede nyo rin pong gamitin yung load dito. So napaka-convenience po talaga sa kanila itong tinatawag na octopus card. Magagamit nyo po ito sa bus, sa tram, sa MTR, sa train, at saka po dun sa ibang mga Jollibee, McDonald's, and 7-Eleven. Pwede nyo itap as payment po dun sa mga order nyo ng mga foods. Bigay po ng kainan. Meron din po sila dito ng Jollibee and McDonald's. Medyo dumami na po yung Jollibee kasi nag-franchise po yung mga taga Hong Kong kasi nasarapan po yata sa chicken at saka yung mga ibang pagkain sa Jollibee. Ayan. At yung mga pinupunta ko dito na fast food chain na meron dito na wala dyan, yung Cafe de Coral and Fairwood. Ayan. Mag-anak kasi yung may-ari nun. So parang parehas din yung mga pagkain nila. Pero magkaiba ng may-ari, Fairwood and Cafe de Coral na sana matry nyo pagpunta nyo dito. Ayun, pag kumaga, may mga nakalagay silang menu doon, ituturo nyo lang. May mga letter, kumbara A1, A2, B1, B2, ayan. Ibay naman po nila yung pag-lunch at saka pag-dinner. So iba-iba po yung pagkain na sineserve nila ng umaga, tanghali, tsaka ng gabi. Nalimutan ko pala sabihin na pag nasa mga fast food chain kayo, yun nga kamukha ng Cafe de Coral at saka ng Fairwood, kakain po kayo doon. Hindi po sila nagbibigay ng water. Hihingi po kayo. Tanongin nyo na lang po yung mga kakilala nyo doon kung paano humingi ng water. Pero ang ibibigay po nila sa inyo ay hot water. Mainit po yun. So, kailangan pag-order nyo,
bingin na kagad kayo ng water para uminit, lumamig na po siya para mainom nyo in case na may hirinan kayo, may iinom kayo. Or bumili muna kayo doon sa 7-Eleven ng bottled water bago kayo pumunta doon sa mga kainan nila dito. Kasi hindi sila nagbibigay ng water. So yun po, yung tip ko sa inyo bago kayo pumunta rito. Kung may itinerary na kayo, kung gusto nyo pumunta ng Disneyland, Ocean Park, o kung saan man dito sa mga attractions dito sa Hong Kong, mag-book na po kayo doon sa Klook. Klook.com, ayan. Hanapin nyo po doon yung kung saan kayo pupunta. I-avail nyo na po yun in peso para pagpunta nyo dito, meron na lang kayong QR code na siya ipipresent nyo, itatap nyo para maka-enter po kayo. Mas mura po kayo kasi dun sa Klook kaysa dito sa Hong Kong kayo bibili ng entrance fee. Mas mahal po dito. Tapos yung bag nyo, mas malaki sana siya kaysa dun sa laman. Pagpunta nyo dito para pag uwi nyo, ano man yung mabibili nyo, ilalagay nyo dun sa loob. Huwag na kayo magdala ng masyado maraming t-shirt o pants kung bibili naman kayo dito kasi may mga sale naman dito na mura para made in Hong Kong na yung bibili nyo pag uwi nyo ng Pilipinas. Ayan. Maraming mura dito na mga bilihan. Halos lahat dito ng place. Kung saan kayo nag-hotel, meron silang supermarket na malapit, may food chain na malapit. And speaking of hotel po, piliin nyo na lang po yung mas malapit yung hotel dun sa MTR station. Kasi sobrang reliable po yung MTR station. Mabilis po yung travel nyo pag dun kayo sasakay. Kesa dun kayo sasakay sa bus o sa taxi. Yung taxi po kasi yung pinakamahal dito. Ang fare. Sumunod po yung bus. And then pinakamura po yung train. Ang pinakamura po na pero mabagal dun sa Hong Kong side. Dalawa po kasi yung side ng Hong Kong side and Kowloon side. Sa Hong Kong side, meron po siya tinatawag na tram. Yung kanina po sinabi ko sa inyo na train na double deck na mabagal po siya para makita nyo lang po yung mga view. So yun po yung pinakamura kasi $3 lang po yun. Ada tap nyo ng inyong Octopus card. So sana nakatulong ako doon sa mga first timer. First time pa lang magta-travel at pupunta rito sa Hong Kong. Huwag po kayo mag-alala kasi very safe po yung Hong Kong. Kahit lumabas po kayo sa gabi, sa umaga, wala pong gagalaw sa inyo. Pag naiwanan nyo po yung gamit nyo, wala pong kukuha nun. Ilalagay lang po nila sa tabi. Kung marina, naiwanan nyo sa lamesa, itatabi lang po nila yun sa isang side. At wala pong kukuha ibang tao dun. Bumalik lang po kayo, pakikita nyo po uli yung gamit nyo na naiwanan. Yung ibang tindahan nga po dito, nasa labas po yung mga paninda nila. Kamukha ng mga bilihan ng mga shampoo, lotion, gano'n. Nandun po sa labas yung mga lotion, yung mga shampoo nilang tinitinda. Kukuha po kayo, tapos papasok po kayo para bayaran. Hindi po kamukha dito na tinatago sa loob. Para walang mandedekot. Dito ba walang kumukuha nun? So makikita nyo po kahit yung mga cellphone na sa streets na natitinda, yung sample nilang cellphone nandun lang po sa labas. At pag-aralan nyo na rin po yung mga basic na salita dito, kamukha nung mkoy. Yan, hindi unguya, mkoy. Yan, yan po yung madalas nilang sabihin. Pwede po yung pagkadadaan kayo, yung excuse me, pwede yung mkoy. Yan, pwede naman pagka nag-thank you ka, pwede mkoy. Or service, mkoy say. Yan, marami pong gamit yung mkoy. Basic na Cantonese word na pwede nyong mapag-aralan dito sa Hong Kong. So ayun, sana marami pong natulungan itong travel vlog natin ulit ngayong dito sa Hong Kong at gagawa pa tayo ng mas marami pa. So don't forget to click the subscribe button and the notification bell. So lahat ng vlogs na gagawin ko ay manonotify po kayo. So see you soon on the next vlog.